Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadaan ka sa channel ko, click mo lang yung subscribe button pati ang notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Ang video ko po for today ay ipapakapon ko po si Pepper. Kinailangan ko po kasing ipakapon si Pepper kasi medyo lumalala na yung desire niya na makagalaw sa ibang cats. Ultimo lalaki na kapatid niya, pinapatungan niya. Tapos pati si Pickles na pagkaliit-liit, gusto niya rin patungan. First time ko naman naka-encounter ng gano'n na alam mo yon, maliit pa si Pickles, kitten pa at hindi pa rin nakakaramdam ng heat stage. Pero gusto na rin patungan ni Pepper. Kaya yon, tapos stress na stress si Pepper. Pumapayat siya kasi nga stress siya. Yung isip niya wala sa paglalaro, wala sa pagkain, kundi nasa ibang bagay. Naawa na po talaga ako kay Pepper kasi nga yung health niya, nag-worry ako kasi pumapayat siya talaga. Buti na lang si Pepper, hindi siya nag-iingay. Yun naman yung kagandahan kasi di katulad ng ibang male cat, kapag hit, talaga nag-iingay sila, umaangungol, basta malakas sumiyaw. Kaya ayun, nakapag-decide na po talaga ako na ipakapon si Pepper. Buti na lang may home service na nagkakapon kasi ayoko na siyang dalhin sa clinic. Kasi syempre natatakot ako na baka makasagap ng virus, makakuha ng ibang sakit. Kasi si Pochi, nung pinakapon ko si Pochi, isa sa clinic dito sa Kuwait, kailangan siyang iwan doon tapos babalikan na lang sa hapon. Ayoko namang gawin yun na iiwanan ko si Pepper doon tapos babalikan na lang. Ayoko nang maulit yun eh. Gusto ko talaga ako mismo yung mag-aalaga, magtitingin hanggang makarecover siya. Kaya ipapakita ko po sa video na ito yung step by step na pagdadaanan ni Pepper, yung bago siya ikapon, kung anong gagawin ni Doc, yung mga gamot, tapos kung paano siya ikakapon. Pero yung during surgery, kasi hindi po pwedeng ipakita yon, tsaka hindi rin naman allow yon dito sa YouTube na ipapakita na ino-operate si Pepper. Pero at least makikita ninyo kung paano yung procedure na gagawin ni Doc. Ayan si Pepper. Yan, ikakapon na si Pepper. Pepper! Natatakot si Pepper kay Doc. Pepper! Ikakapon niya siya. Relax, Pepper. Kachigot. Very good. Another side. Good boy, my baby. Good boy. Good boy, baby. Good boy, kape. Be sorry. Very good. After 2 minutes daw, makakatulog na si Pepper. Si Pepper, ang sama ng tingin. Ayan na si Pepper, knockout na. Tumatalab na yung gamot. Hindi na makakilos. Nahanda ni Doc yung kanyang gamit. Ayan. Sanitize po yan. Inaantay na lang po yung boiling water para ilagay dito dahil gagamitin kay Pepper. Ngayon po si Pepper. Ayan, hindi na siya kumikilos. Tumalab na yung gamot. Pepper! Hindi makakilos si Pepper! Baby! Kailangan daw takpan. Ayan mga katropa, yung itlog ni Pepper, napakaliit lang. Sobrang liit.
kailangan walang buhok na matitira sa egg kasi hihiwain yan mamaya para walang abana. Alcohol with betadine, minimix ni Doc. Kailangan linisin bago operahan. Sisimulan na ang operation pero hanggang dito na lang tayo. A few minutes later. Ayan ang itlog ni Pepper. Ayan ang dalawang itlog. Merong remembrance na itlog. Ayan, wala nang egg si Pepper. Mga katropa, may binigay si Doc na mga antibiotic for 3 days. Napakamura, sulit na sulit. Tapos ito, pang-spray yung betadine with alcohol. Ito po, si Pepper. Ayan, dilat yung mata niya. Pepper, I love you. Napagdaanan mo, Pepper, nalagpasan mo yung pagsubok, my baby. Kapag ganitong ano, wala sa sarili. Ito yung opportunity para pwede nyo na silang putulan ng kuko, itrim yung pose nila. Yan, normal po yan mga katropa na ganyan yung reaction ni Pepper. Kasi dahil sa anesthesia siguro na inano ni Doc binigay, injection kanina. Sabi ni Doc, 3 days yung inuman ng gamot. Tapos, hindi pwedeng kumain at uminom ng tubig hanggat hindi normal yung kanyang lakad dahil isusuka lang daw niya. Tinakpan namin yung mata ni Pepper kasi nakadilat, baka matuyuan. Normal po yan mga katropa, huwag kayong matatakot kasi nung kinapon din si Farshley home service din, pero magkaibang doktor, dilat din mata ni Farshley nun hanggang nakarecover. Ililink ko sa description box yung phone number ni Doc para sa mga kababayan natin dito na gustong magpakapon. At kahit ano, pwede nyo i-consult kay Doc dahil proven na si Doc at malinis siya gumawa, maayos, tsaka talagang inuuna niya yung safety ng pet. Ipapasok namin si Pepper sa room. Titignan natin ang reaksyon ng mga baby. Eto si Pepper, hindi pwedeng buhati. Hala, baka maano yung itlog. Titignan natin reaction nila, Parsley. Ayan, si Parsley inaamoy si Pepper. Tulog pa rin si Pepper hanggang ngayon. Wawa naman si Pepper. 3 hours na lumipas simula nung naoperahan si Pepper. Ayan, ako curious sila. O, puntahan nyo yung kapatid nyo, i-comfort nyo. Ayan, si Ginger. Naamoy si Pepper. Si Paprika. Ayan, si Cinnamon. Cinnamon, si Pepper, inoperahan. Gusto mo isunod na kita? Ayan, si Basil. Dito muna natin ilalagay si Pepper. Chi, si Pepper yan, Chi. Si Pepper yan, Chi. Kawawa naman si Pepper. Si Basil, nagkakagulo na sila. Inaamoy yung itlog ni Pepper. Bukas, mag-start na ng pag-inom ng gamot si Pepper, yung antibiotic na binigay ni Doc. Many, many minutes later. Medyo nakakatayo na po si Pepper. Ayan, gumagapang na siya pero groggy pa siya. After 5 hours po, ayan, nakakalakad-lakad na konti si Pepper. Pero, gegewang-gewang pa. Pepper! Huwag ka na gumapang, be. Sabi ni Doc, kapag ka hindi na daw bumabagsak, hindi na daw gegewang-gewang, dun pa lang siya pwedeng kumain at uminom ng tubig. Kasi, pag kumain siya ngayon, na ganyan siya groggy pa, maari daw siyang sumuka. The next morning. Ito na po si Pepper, medyo nakakalakad na. Nilagyan namin siya ng headcone kasi para hindi niya madilaan yung sugat niya. Pepper. Diretso na siyang lumakad. Pepper!
Thank you for watching, mga katropa. Sana po nagustuhan ninyo yung video ko for today. At sana po nakakuha kayo ng idea kung paano po ang gagawin ninyo before po ninyo ipakapon yung inyong mga alagang pusa or aso. Uulitin ko lang po, kailangan daw po, after surgery, hindi po muna siya pwedeng pakainin or painumin ng tubig kasi isusuka lang po niya. Kasi may aftershock pa po na anesthesia. And 12 hours before surgery ay kailangan po niyang mag-fasting. Kaya po after 12 midnight, hindi ko na po pinakain si Pepper kasi after lunch po yung kanyang yung kanyang surgery. Kaya hindi ko na po siya pinakain kasi kabilin-bilinan po ni Doc, kahit daw po inom ng tubig, wag na daw po at saka yung kain. Bago po ninyo i-fasting yung inyong alaga, kailangan po talaga pinakain ninyo ng maayos kasi after surgery, mag-aantay pa kayo ng ilang oras talaga. After surgery, mga 5 hours to 6 hours pa bago pa nakakain ulit si Pepper kasi dun pa lang yung nawala na yung gewang-gewang niya eh. Kaya yun, kawawa naman yung baby natin kapag talagang lipas na lipas talaga sa gutom, lipas na lipas sa uhaw, di ba? Bago ko po tuluyan tapusin ang video na to, follow nyo rin po yung ibang mga social media accounts namin tulad ng Katropa page. Andyan po lalabas po sa screen at saka nasa description box din po yung aming mga ibang social media accounts. TikTok, medyo nagiging active na rin po ako sa TikTok. Tapos, salamat po sa mga subscribers na patuloy pong nanonood at sana kung napadaan ka man sa video na to, sana i-hit mo rin yung subscribe button. And gusto ko rin po magpasalamat sa mga four parents, Shopee buyers na nag-check out po sa aming Shopee account at sa mga dealers po, mga new dealers na nag-avail po. Ito po ang lahat po ng dealers ng Katropa. Lahat po yan with different areas po. Nasa Facebook page po and personal FB ko po ang lahat ng link ng mga dealers na nag-avail po sa Katropa. Kaya sa mga for parents dyan na gustong mag-avail ng mga pet supplement products and Madre de Cacao products, pwede nyo pong hanapin yung place or yung area na malapit po sa inyo at dun po kayo mag-click para sa Shopee account ng bawat dealers po. Sana po patuloy nyo lang pong tangkilikin ang aming produkto na ako din po mismo yung gumagawa ng mga pet supplements dito po sa Kuwait, kaya pinapaship ko pa po yan Kuwait to Philippines once a month po. And this August po, may lumabas po kaming bagong products na dried chicken flakes. Ito po yung new product ng Katropa, yung dried chicken flakes po na talagang magugustuhan na inyong four babies, lalo na sa mga mahilig sa chicken. And sana careful din po kayo mga four parents kung alam po ninyong may allergy po sa chicken na inyong four baby. Huwag nyo na po itong subukan kasi baka matrigger lang yung allergy nila dahil ito po ay pure meat chicken fillet po ang pagkakagawa at no preservatives, wala rin pong halong kahit anong additives, no flavorings, talagang pure meat po ito ng chicken breast fillet. Ayan po, ayan siya. And malutong-lutong po ito dahil para itong chicharon nila. Ito, ayan siya. Ayan yung texture niya. Tapos malutong-lutong siya. Yan, narinig ninyo? Ayan ako, naglalapitan sila oh. Kasi gustong-gusto po nila to dahil every time po talaga na gumagawa ko ng production, lagi silang may treats. Ginger, ayan, ang chicken flakes. Gustong-gusto po yan ni Ginger. Ayan, tumapon pa. Ayan, no, si Pickles. Gusto rin yan ni Pickles. Ayan. Narinig ninyo mga katropa ang lutong? Kasi para siyang chicharon ng ating four babies. Ayan. Ito pong dried chicken flakes mga katropa ay pwedeng-pwede po nilang ihalo sa kanilang wet food or dry food. Pwede po nila itong i-toppings and at the same time pwede rin po nila itong maging treats. Kaya dual po ang ginawa namin sa products na to. si Pickles oh. Pickles, gusto mo? Sandali lang pagtas ng video ha. Magbablog muna ako, B. Ayan oh. Favorite kasi ng mga babies ko, bago ko po i-launch ang bagong product na to, ay talagang sinubukan ko po muna sa kanila. At thanks God, dahil may bago na naman silang paboritong treats, bukod sa chicken jerky treats na ginagawa rin po namin para sa cats and dogs. Nakabattle din po siya sa Pilipinas, 50 grams po ito.
mga napapaisip dyan na mag-avail ng dealer package or the seller package, message nyo lang po ako sa aking personal FB or Katropa page para po ma-explain ko sa inyo kung paano yung procedure at kung paano po yung sistema ng aming dealership package. Gusto ko po magpasalamat kay Ma'am Crystal na gumawa po ng aming YouTube cover and Katropa page cover page po. Kaya ayun, kinartonize po niya yung mukha ko at saka yung mukha ng four babies ko. Ayan po ang gawa niya. Nandyan sa computer ko, ginawa ko na rin siyang wallpaper. Ayan, may mga names ng mga pets ko, ng mga babies ko. Ayan din po ako. Ayan, Katropa. Kinartonize po niya. And with bonus pa po na ginawa niya po kami ng bagong logo, yung aming Katropa Pet Supplies and Accessories, ginawan po niya na cartoonized na logo na si Farsley at si Cinnamon tsaka yung isang dog. Si Farsley yung naisip ko. Noon pa, hindi na ako nagpalit kasi siya naman talaga yung aking first cat. Nung time na nag-business po kami nitong Katropa, si Cinnamon po yung last cat. Kaya ang ginawa ko, si Farsley and si Cinnamon, hindi ko naman akala yung magdadagdag pa ako ng cat. Kaya ayan na po talaga yung naging official logo namin, si Cinnamon at saka si Farsley. At saka binago na rin po ang aming motif color. Earth color na po siya kasi combination ng green, yellow. Favorite color ko po kasi talaga ang yellow, yung may pagka mustard color. Green, yellow, and brown. Ito po ang Facebook page ni Ma'am Crystal. Kaya sa mga gustong magpagawa ng logo dyan or magpa-design o magpa-cartoonize, kontakin nyo lang po siya dahil very accommodating po at napakabait po niya. At saka ang bilis po niyang gumawa. Nagpasa po ako ng photo sa kanya. Kinabukasan lang, kinagabihan, tapos na niyang gawin. Ganun po siya kabilis kahit may iba pa siyang mga work. Thank you for watching mga Katropa. Ingat po kayo palagi and sana nagustuhan po ninyo yung video ko for today. Medyo okay-okay na po si Pepper. Sandali, bago ko po pala tapusin, huwag po kayong mag-alala at huwag po kayong magagalit sa akin kung bakit halos lahat ng mga cats ko ay pinapakapon ko po, especially yung mga lalaki. Kasi po, maganda rin po sa health ng ating cats or pets na kapon sila kasi nandun yung masahaba yung buhay nila. Stress-free na rin sila kasi wala na silang ibang iniisip kundi yung pagkain na lang nila, paglalaro nila, wala na silang ibang desire. Kasi isang cause po yon kung bakit sila pumapayat dahil nga mayroon silang ibang nararamdaman sa kanilang katawan kaya sila na-stress. Kaya maganda rin po na ipakapon. Ngayon sa mga gusto pong magkaapo muna, pwede naman po magkaapon po muna kayo sa inyong fur baby. Then after, ipakapon nyo rin po. Kasi ganyan din yung gagawin ko kay Paprika. Pag uwi po namin soon sa Pilipinas at malapit na po yun. Iuuwi ko po ang aking 8 cats sa Pilipinas. Very, 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 very soon na po yun. At magkakaapo muna ako kay Paprika. Si Paprika po yung female cat ko. After ko pong magkaapo sa kanya, ay ipapakapong ko na rin po siya. Kasi nga, para mas humaba yung buhay niya. Tapos, mas lalo po siyang maging healthy. Thank you for watching mga Katropa. Ingat po kayo lagi. And always remember, think positive and be positive. Bye! Like and share my video!